Alright, so magandang umaga. Time check natin ay 5:07 ng umaga. Ngayon, makikita kami ni Angelo. Gagawin namin ay mag-i-stroll muna saglit at i-review ko tong motor kong Aerox version 2. Kasi mag-iisang taon na tong motor ko, di ko pa nagawa ng review. O, diba? So, punta muna natin si Angelo sa Petron. Kumusta kayo? It's been actually 3 months yung last upload ko sa YouTube channel ko. Buti na lang ay meron akong oras ngayon para gumawa ng vlog. Isipan ko, ba't di ko gawa ng review ang aking Aerox? Ang maganda dito, 1 year ko na siyang nagagamit. So, marami akong pwedeng sabihin. Magsa-sunrise na, oh. Alright. Alright, dito na tayo. Hintayin na lang natin siya dito. Morning, brother. Morning. Morning. Saan all empty helmet? Released a new stock for the Revenge 2. What's that? Casco released a new stock for the Revenge 2. Really? Yeah. I thought you saw them. I didn't saw that. Did you get flat? No. Airing your bike. You want to shoulder on AC? Yeah. And then later CGC? I'll go anywhere, yeah. Okay. Let's go. Alam nyo, hindi ko man alam saan kami pupunta eh. Pucha. Sabi ko sa kanya, kita tayo sa Petron. Tapos, after makita sa Petron, ikot sa AC, stop by sa mga kahit anong 7-Eleven dyan para magkape or ano man. Yes, after nyan, diretso sa AGC. Yes, ito ako ngayon, tameme. Hindi ko alam anong 7-Eleven pupuntahan ko. Ay nako, yun yung kinakagandahan na ito eh. Libot-libot lang, bahala na sa kayo magpunta. Ay Diyos ko po, ang alog. Patawarin niyo po ako. Ito yung bagong wii ko. Ito ba yun? Iba yung itsura sa likod eh. I have no idea where we're going. Like trying to keep looking for a nice 7-Eleven spot. And then I thought of this one. Let's go. Okay, in the span of 1 year of using this motorcycle, wala akong naging issue sa engine. Napaka-smooth ng delivery. Maganda yung power, of course. And wala akong masabi sa motor na to. Ang ganda para sa akin. Sulit na sulit. Wala akong naging issue in my 1 year of owning this bike. Nag-ride na ako gamit ng motor na to sa Ministerio de Tarlac ba yun? Pumunta na kami doon. Ilang beses ko na to sinugod sa mga rough roads. Ang ayoko lang sa motor na to is yung stock suspension sa likod. Kasi napakatigas ng stock suspension niya sa likod. So ginawa ko, nag-upgrade ako ng KYB rear suspension. Ayun, okay na. As of now, kailangan kong gawin sa motor na to is magpa CVT cleaning. Kailangan ko magpa CVT cleaning sa motor na to dahil medyo ramdam ko na umihina na yung hatak niya and medyo gumagalgal na. So, yun, kailangan ko na papa CVT cleaning. What else? Wala akong naging issue sa motor na to. Napaka solid. Hindi ako nagsisi na ito yung pinili kong motor. Ang Aerox nga lang ay kung kinulang ka sa height, medyo may hirapan ka konti. Ako nga 5'7 na ako, tiptoe ako sa motor na to, as you can see. Pero manageable naman, tamang sitting position lang, okay ka na. Pwede mo naman ipatabas yung upuan or
pwede ka magpalit ng flat seat kung trip mo yung ganun. Alright, racing na po yung mga tao. Alright, nauna po ang naka-black na jacket, inunahan ng naka-yellow na jacket. Patay, naiwan na naka-yellow na jacket. Inunahan ng blue na jacket ang green na jacket. Inunahan din siya ng pulang sasakyan na Toyota Vios. Inunahan din ng, Aerox. Aerox din ulit ha. Ay, kala mo Aerox din no. Ang ganda ng view, sunrise. Wow. Ang ano lang ang gaan sa loob. My God. Nana open road sa linis ng paligid. Wow. Oh my God. Just appreciate the view, man. Look at that. Look at the view on my left. Look at the view on my front. Look at the view on my right. Beautiful. Ang sarap magmotor, lalo na pag ganito ang panahon. Sobra naman sa lamig na instant, no? Minix yung lamig sa air instant, napakalamig naman dito instant, no? Alright, time to go to the left. The weather is so good. The weather is so good. Oh look, R15. Oh, there's a barba. Hey! I miss my R15. The old model, right? Yeah. Jesus Christ, only 10 seconds! Paano mo, nasa likod? Maghihintay na naman sila. Ah! You good? So ito po ang Aerox version 2, 2022 model. Binili ko siya last year. Ito yung itsura niya after 1 year of owning the bike. So ang makina nito ay 155cc, meron siyang 13.9 Newton meter of torque, 15 horsepower, automatic transmission, CVT. Front brake niya sa harap ay this brake, standard version po ito, so hindi siya ABS. Sa likod niya ay drum brake. So bali ito, hindi na ito yung stock suspension niya sa likod. Pinalitan ko na to dahil yung stock niya ay matigas. So bumili akong bagong suspension, KYB suspension. And so ganda na yung performance niya ngayon. So hindi ito yung keyless. And pwede may connect ang motor mo sa cellphone. So meron siyang Yamaha Motorcycle Connect. Ang binago ko sa motor na to ay actually yung likod lang. Suspension sa likod. Nag-alis ako ng sticker para malinis tignan. Ito, hindi na to stock. Pinalitan ko na rin to. Kasi itong side mirror na to ay galing to sa motor na MIUI 125. Galing to sa motor ng tito ko. So, nagpalit kami ng side mirror. Kasi mas gusto ko itong ganito. Yung bilog. Mas kita lahat. Fuel tank capacity niya ay 5.5 liters. Kung tipid ka magmaneho, naabot siya ng 40 kilometers per liter. Meron times sa 35 kilometers per liter. Liquid cooled siya, single cylinder. RPM max power niya ay 8,000 RPM. Maximum RPM ng torque niya ay 6,500 RPM. Oh, hello. Tubeless po to, harap at likod. So, ito yung mga buttons na meron siya. High beam, low beam, left and right signal light. Busina at meron siyang hazard. At ang ignition switch. So, pupasok natin ng susi dyan. Kapag bandang kalahati lang bubuksan mo, dun mo ma-open ang mga fuel at seat. So buksan muna natin yung seat. Malaki yung liters na ito. I'm guessing 24 liters ang kanyang laki. 24, 28 yata, not sure. Tapos yung fuel niya, pwede mo buksan dito ang papagas. Ayan. Hindi ko pa na-try ang kanyang Yamaha Y-Connect. Kasi sabi daw nila, bibilis daw malobat ang battery ng motor mo kung gagamitin mo lagi yan. So kung gusto mo gamitin, okay lang naman. Meron siyang charging port dito banda. Bibili ka pa ng wire na specifically para dito. Hindi ko pa siya na-try mag-charge dito eh. Pero one day, matatry natin yan. Shoutout kay Jello. What's up bro? What's up bro? So yun po. Green light! Green light! Green light! Hey! NMAX!
So ayun guys, tatapusin ko na ang video dito. Sana na-enjoy niyo ang aking vlog ngayon. So see you on my next video. Bye-bye. Pagkagising sa umaga, gagawa na ng kape, sabayan mo pa ng Yossi, sabayan mo pa ng Yossi. What a wonderful day, what a wonderful day. Pabili ng pandesal, pabili ng pandesal. Sabay tayo magdarasal, sabay tayo magdarasal. Salamat sa Diyos.